Hostler sa iyong pagpakilala sa akin. And then also sa lahat ng viewers sa gabing ito, sa lahat na nag-spend ng time para alamin kung ano ba yung ginagawa ko as a full-time employee at saka naging entrepreneur, negosyante. So malalaman po natin sa gabing ito, bigyan niyo po ako ng tamang oras, bigyan niyo ako ng panahon para intindihin na ma-share sa inyo yung aking mga discourages, katulad ng sinabi ni Sir Osler kanina, na nakatulong sa akin as additional income at syempre, napaparami ko yung negosyo ko. Okay? So, i-share ko yung aking screen para guided po tayo, no? Lalo na sa mga na kikinig ngayon, nakatingin sa atin, para mas lalo po nating maunawaan. Okay? Yan. So, nakikita ba natin yung screen? Thumbs up po pag nakita po natin yung screen, yung slide ko. Very good, ano? So, sa mga baguhan ngayon at ngayon lang naka-attend ng business talk, para mas lubos yung makilala yung share ninyo ngayon. So, ako pala si Joan Castillon. So, pasensya na kayo kung pinakita ko yung certificate ko, no? Para at least ma-prove po natin na bank manager po ang inyong sharer sa ngayon, yung speaker sa ngayon, and I'm credible na magkwento sa inyo about business, about financial, at kung ano pa yung mga pwede natin na may share ngayon sa gabi na ito para po maka-benefits po ang lahat. Yan. Then, ladies and gentlemen, mali. Okay, so yung slide natin, gusto natin yung okay, so ito. So ang aking asawa, mayroon po akong pamilya. Yung asawa ko si Miss Kimberly Bello, Castillo na ngayon. And also, ito yung aming nag-iisang anak. Yung reason kung bakit nagkakaroon ako ng mga panahon para gumawa ng negosyo. Then, ladies and gentlemen, yung tao po na nagpaaral sa akin, yung tao po na nagsabi sa akin at nagturo na dapat magkaroon ka ng negosyo, dapat kung meron kang trabaho, meron kang extra income, dahil napaka-importante na magkaroon ka ng maraming sources of income. So ito po si Tita Wilma Aquino. Dati po siyang Human Resource Manager ng Soquelco. Dati po siyang Human Resource Manager ng St. Louis Hospital, isa sa pinakamalaking hospital dito sa Tacuarong City. At dito, napabilip ako sa kanya dahil kahit nasa sobrang busy tao, maraming trabaho sa opisina, but sa araw-araw na kasama ko siya, nakikita ko na naisingit niya yung mga negosyo at mga extra income niya. At sa araw-araw na pagsama ko sa kanya, doon po ako natuto kung paano ipagsabay yung pagiging empleyado at pagiging negosyante. Then also, ito yung isang tao na nakita ko rin sa sa Facebook, na add ko as a friend. Napabilib ako sa kay Sir J. Valeriano dahil isa po siyang close-in bodyguard ng ating mahal na Pangulo. So close-in bodyguard, sabi ko, bakit nagkaroon siya ng extra income? No? Paano niya siningit yung kanyang bakanting oras at sa pagiging empleyado niya as a bodyguard kasi isa po siyang NBI agent? Imagine mo, no? Sir and ma'am, kung ikaw nagkaroon ka ng extra income na 184,000, masarap ba yung pamilyang mayroon ka? Thumbs up nga kung masarap pag mayroon kang extra income na 184,000. So ako, nasubaybayan ko lang siya, no?
sinusundan ko lang yung mga Facebook account niya, kung ano ba yung ginagawa niya. Sabi ko, napaka-believe namang taong ito. Imaginin mo, buntot ng buntot sa presidente, pero nagkakaroon siya ng kita na ganito kalaki, tapos extra income pa. So isa sa nagiging rason na sabi ko, baka pwede kong isabay din yung pagdinegosyo at pagiging empleyado. So as a bank manager, I tell you, no, sasabihin ko sa inyo, so hindi po basta-basta ang ating hinahawakang trabaho sa araw-araw. Napakabising trabaho. Pero nakita ko itong tao na ito, sabi ko, wala akong rason na hindi gawin ang isang bagay na pwede makatulong at maka-improve ng buhay ko. Okay? Din isa pa na nakita ko rin, no? Isa rin siya na dumaan sa ano ko, sa aking wall, na magtataho siya, no? So magtataho, tapos grade 4 lang. So ako naman sabi ko, professional ako, 4-year degree ako. Tapos, kung ako sa kaya, sa palagay kikita ng 32,000 as part-time, tapos mayroon pa siyang taho income, sabi ko, napakagandang kita ito. Yan. So kaya, naisip ko tuloy, sir and ma'am, no, sa pagtatrabaho ko, sabi ko, kailangan nung pala yung asset natin, no, yung pinaka-asset lang pala natin ngayon, is yung mindset kung paano. Paano ba yung isang bank manager, yung isang empleyado na nagtatrabaho ng 8 hours a day, hindi pa kasali yung overtime, pero maisingit yung isang bagay na pwedeng makadagdag sa kita. So sabi ko, it's all about mindset, no? Napaka-importante pala sa isang tao yung mindset. Kasi kung yung mindset natin, as always, pandemic kasi ngayon, hindi kailangan lumabas, dapat nasa bahay lang, dapat hindi tayo magipaghalubilo, nililimit natin yung sarili natin, it's because of mindset na mayroon tayo na pandemic, hindi pwedeng lumabas. But for me, iniba ko yung mindset ko, sabi ko, kung ngayong pandemic na ito, mas more, na mas marami akong dapat malaman when it comes to into income, kasi mas malaki ang gasto pag nasa bahay ka dahil wala ka ng ibang gagawin, di ba? Sige, pag sa bahay ka, mag-internet ka, babayad ka ng internet bill mo, mag-on ka ng kuryente mo ng bahay mo, nanood ka ng TV, babayar mo ang cable plus yung electric bill mo, hawak-hawak mo ngayon, no? Yung anak mo, wala kang ginagawa, kundi papakainin lang. So sabi ko, mas dodobli yung magiging gasto. That's why itong slide na ito, sabi ko, napaka-importante ng mindset. Kaya ladies and gentlemen, gusto ko lang ngayon hingiin yung pagbukas ng isip natin. Kasi naniwala tayo na yung ating utak, no, is napakalaking, di ba? Napakalaking counterpart ito para mas makakreate tayo ng mas maraming kita. Agree ba tayo doon? Na pag naging open-minded tayo, sigurado mas madali ang kita kasi yung utak natin mas madali maka-generate ng idea kung paano madagdagan yung kita natin. Okay? So, relax, no? Mayroon akong isi-share sa inyo ngayon ng isang idea na ito nakita ko lang din. No? Nakita ko lang din sa isang tao rin na pumunta dito sa Tacoronga City at naibahagi sa akin itong concept na ito, itong opportunity. So wala akong ibang ginawa kundi inintindi ko lang. Katulad sa inyo ngayon, binigay ng oras para alamin. Then after my sharing, mga kapatid, baka sakali ito na yung opportunity hinihintay natin or makatulong sa atin para malampasan po natin yung hirap ng buhay, mabago ang buhay, at pwedeng mabigyan ng pagkakataon na makuha yung pangarap natin. Lahat ba dito is mayroong pangarap? Paki-thumbs up daw. Kung sino yung mayroong mga malalaking pangarap dyan katulad ko. Ayan. Diba? So, katulad ko na malaki ang pangarap, at kung kayo rin malaki ang pangarap, for sure, laking tulong ito para sa atin. So, welcome, no, sa aking business ngayon. Ito yung part-time ko. Ito yung sideline ko.
Ito yung extra income ko na sinisikip ko sa aking trabaho na sobrang busy ko, but we spend time para gawin itong negosyo ito. Now, ang maganda sa DXN International, kapatid, sa ngayon, nasa 190 countries na siya. So the good thing, we are international business. Yung negosyong ipopropose ko sa inyo ngayon is nasa international ang kanyang scope ng kanyang business. So, di ba? Dream natin yun na magkaroon ng international business. So, ang pinakamaganda, kung katulad mo, ako, na pagtapos magtrabaho, nasa bahay ka lang, medyo pagod ka, at wala kang pinakaaliwan na pwedeng kumita, so pwede mong i-open yung mind mo ngayon na intindin itong proposal business ko. Now, ano bang DXN? Ang DXN is mayroon pala silang concept. The concept, it's all about wise consumerism. Di ba? So, nung una ko itong narinig, when it comes sa wise consumerism, so from the word consumer lang pala. Consumer. Lahat ba tayo is consumer? Sino ba dito yung nagabili? Taas down na, or thumbs up po tayo. Yan, very good. Di ba, lahat tayo is consumer? But ang hindi lang natin alam, mga kapatid, nung una ko itong nalaman, meron pa palang dalawang klase ng consumer. So we have the regular consumer at saka wise consumer. Na nung una ako nito pinapili kung saan ako dito sa dalawa, sabi ko, parang hindi ko pa alam kung saan ako kasi first time ko itong napakinggan. But initially, sabi ko, baka nasa wise ako. So sabi niya, sige, ipapaliwanag ko sa iyo. Now, sino ba ang nasa regular consumer? Now, a regular consumer daw, ito na yung mga taong araw-araw bumibili ng grocery like toothpaste, kape, sabon sa supermarket. Lahat ba tayo mayroong budget para sa grocery? Thumbs up na? Mayroon ba tayong budget? Sino ba dito ang hindi nag-grocery? Di ba wala? Kaya nga yung gobyerno natin, ang pinakauna nilang binigay sa atin nung time na kasagsagan ng pandemic, di ba yung grocery? Kasi naniniwala yung gobyerno natin na ang pinaka-basic na kailangan ng tao is grocery. Tama ba? So, ibig sabihin pala, pag bumibili ka ng grocery mo sa supermarket, nandito ka pala sa regular consumer. Ang pinakamatindi pa na hindi ko matanggap nung nag-attend ako nito, nung pinaliwanag sa akin, kasi pa nag-grocery ka daw sa supermarket, lugi ka daw. So, sabi ko, paano? Nag-grocery lang ako sa supermarket, tapos lugi ako. Kasi sabi niya, pag bumibili ka sa grocery, mayroon bang bumabalik na pera sa'yo? So napaisip ako ngayon. Sabi ko, mayroon nga ba? Mayroon, parang resibo at saka sukli lang. Di ba? Resibo at sukli lang. So ibig sabihin, para sa amin ng mga bankero, di ba? Yung pinaka-words na wala nang ibabalik sa'yo is yung word na expenses. No? So kami sa bank, no, always expenses yung pinag-usapan. Na pag expenses na yan, wala nang ibabalik sa'yo. In short, gasto. So ngayon, nung nakita ko ito, sabi ko, kung ito ginagawa ko mula nung marunong ako mag-grocery hanggang ngayon, magkano na kaya yung nagasto ko sa grocery? At magkano na kaya yung aking expenses? Now, ladies and gentlemen, recording in progress. Okay? Now, ladies and gentlemen, recording stopped. Kung magkano ako ngayon, ng tao nag-share sa akin, papayag ka ba, Joanne? Sabi niya. Na yung monthly expenses mo, gawin nating puhunan para magkaroon ka ng extra income. Alam bang, tinanong ko siya ulit, pakiulit. Yung gasto, gawing extra income, gawing pera. Sabi niya, opo. Sabi ko, matindi itong opportunity. Magandang opportunity ito kung talagang yung gasto mo, pwedeng kumita. Sabi ko, paano naman? Sabi niya, simple yung joke. Sumali ka sa DXN. Nung sinabi niya sa akin na DXN, ang nalaman sa isip ko, sabi ko, ako mag-DJ sa radio station? Sabi niya, hindi. DXN is a kind of modern grocery store. Isang tindahan lang. Sabi ko, mayroon ba itong tindahan pala? Sabi niya, opo. Tapos, makita mo ito in 190 countries. Sabi ko, mas malaki pa ito sa SM? Sabi niya, oo. Diba? Kasi 190 countries. Tapos sabi ko, pag dito ako mag-grocery, wise ako, bakit? Kasi sabi niya, parang sumali ka lang sa discount club.
Diba? Usong-uso yung ngayon, Joe. Sabi ko, nga, discount club. So I remember na ako, meron akong ano, meron akong card ito. Now, you know? Diba? Pag nagpunta ka sa store na ito, automatic, hindi ka pa nakabayad, ang itatanong sa'yo ng cashier, meron ka bang suki card? Tama ba? Agree ba tayo doon? Na-experience ba natin yon? Na pag doon tayo magpunta, ang unang tinatanong, hindi yung bayad. Meron ka bang suki card? Kasi dito pala sa DXF, parang sumali ka lang dito dahil bibigyan ka ng privilege card. Ito yun. Ito yung privilege card nila, oh. International. Nasa 190 countries. Tapos, kung may card na ako nito, ano ang gamit? Ano bang gamit ng card na yan? Sabi niya na, ipipresent mo lang sa lahat ng DXN store at magkaroon ka ng 15 to 25% discount sa lahat ng product. Oh, sabi ko, malaki yun ah. Kasi na-remember ko dito sa amin sa Tacoronga City, nung inutosan ako na mag-grocery ni Mrs., ang pinakataas na discount ko, nandyan lang sa 3 to 5% sa grocery. Tapos dito, sabi ko, 15 to 25%. Sabi ko, kuyawaan eh. Napakagaling naman. Now, ang maganda pa, sabi niya, that is lifetime. Sabi ko, kasi nung nagpamember ako sa isang store dito, every year, nire-renew ko at binabayaran ang card. Tapos dito sa DXN, international na, 150 countries pa, 190 countries pa. Tapos lifetime pa, walang renewal. Sabi niya, wala. Sabi ko, napakaganda yan. Then tapos sabi ko, so pag member na ako ngayon, anong maganda? Ang maganda, Joe, kasi yung expenses mo naging negosyo mo na. Sabi ko, subok na negosyo ito ngayon. Pwede kong isabay ito sa ginagawa ko. Kasi sabi ko ako, busy ako as a bank manager, tapos ang pinaka spare time ko lang is yung mag-grocery para dalhin sa bahay. E kung ang trabaho pala dito, mag-grocery lang, sabi ko, ito yung negosyong bagay sa akin na pwede kong isabay sa trabaho ko at kahit wala kang trabaho, mag-grocery ka. Kung negosyante ka man ngayon, mag-grocery ka, sabi ko, itong negosyo para sa ating lahat. No? Para sa ating lahat. Bakit? Dahil lahat tayo nag-grocery, kikita yung expenses mo. No. Ang gawin mo lang sa susunod, Jo, para kumita ngayon yung gastos mo sa grocery, papalitan mo lang yung produkto mo. Oh, sabi ko, ganun ba? Kung sabing papalitan, sabi ko, kahit bukas o ngayon, papalitan ko na. Bakit? Bakit naman ako mag-grocery doon sa suki kung tindahan ni piso lang binibigay sa akin? So dito na lang ako sa DXN. At least, may binabalik. So next na tanong ko, ano naman yung produktong papalitan ko? Sabi niya una, yung kape mo. So alam niyo ba yung coffee na ito, napakaganda. Lalo na kung ikaw, maraming kang ginagawa, busy-busy tao ka, bakit anti-stress coffee? Kung ikaw naman yung taong sa palagay mo, medyo napapagod ka ng madali or something, madali kang mahilo or madali kang madapuan ng sakit, pinakamagandang coffee, bakit nagbigay ito ngayon ng tamang vitamins and minerals? Sabi ko, coffee lang, may vitamins and minerals. Yes. Tapos ang pinakamaganda pa yan, Joe, is cleanser detoxifier. So maganda sa may rheuma, arthritis, migraine, headache, pinakamaganda. Tapos best anti-aging pa. Oh, sabi ko, yun ang pinakamagandang coffee para sa akin kasi ayaw kong tatanda kaagad. So ngayon, itong coffee na ito sa bangko, no? 5 beses ako magkape sa isang araw sa sobrang sarap niya at nakita ko na buong araw akong sa trabaho, never po ako naka-feel ng stress or something na papagod because of this coffee. So kayo, kung gusto nyo yung coffee, na katulad yung feeling sa akin na always bata at sa kamatagal mapagod at may cleanser detoxifier pa, subukan yung palitan yung coffee nyo. Ang maganda, dahil may card na kayo ng DXN, entitled na kayo sa 15 to 25%, the good thing pa, yung gasto mo sa kape, kikita pa. Okay ba tayo doon? Thumbs up nga. Kung okay tayo na yung gastos mo sa kape, kikita. So kaya, nung nirecommend sa akin ito, kinabukasan, pinalitan ko kaagad. Ano pa? Meron tayong Lensi Black Coffee. So kung gusto mo medyo mapait, ito. Kasi yung kanina, 3-in-1. Ito, 2-in-1. Pero benefits,
Parehong-pareho pa rin po doon sa sinabi ko kanina. Ang maganda lang nito, baka gusto mo medyo matapang, may kapaitan, ito yung black coffee. Now, ano pa? Mayroon tayong medyo masabi natin na creamy. Yan, ito yung aming coffee classic. So, kinakamatindi pa rin. Bakit? Dahil sobrang sarap, tapos mayroon siyang bubbles na para bang uminom ka lang ng coffee doon sa kilala mong dating coffee shop na yung isang tasa 120, samantala dito, no? Napakamura, pero yung sarap, pareho lang, pero ang benefit, sabi ko nga, mayroon siyang cleanser, detoxifier. So, ang laman nun, lahat ng coffee na yan, 20 sachet. Yung isang sachet, pwede mo itimpla, dalawa o tatlong timplahan, depende sa lasa na gusto mo. Kaya kung ikaw, coffee lover ka, itong coffee na ito, siguradong para sa'yo at kikita yung gastos mo sa kape. Na ano pa? Meron tayong tsaa. So maganda sa tsaa na ito, sa may hika, asma. Matigas yung ubo, parating ginatrangkaso, hindi matunawan, gusto magpapayat. Now, pinakabagandang tsaa to. Tapos, napakamura, bakit? Yung isang tibag niya, no? Diba yung sa dating tibag niya dati ng tea, isang tasa lang ito, 3 litro. Then pakuloan mo lang siya within 5 minutes. After that, pwede mo na siyang silbi tubi. Ang sarap, bakit? Yung pagbawas mo, sobrang magaan, madali. Tapos ano pa? Kung medyo nag-deposit ka namang maraming fats, very good. Ano pa? Sa gabi, bago ka matulog, inumin mo anti-stress. Bakit? Zero caffeine. Very good. Kaya ako sinubukan ko kaagad. Na ano pa, meron tayong chocolate drinks, yung Cocosi chocolate drinks. Di ba nag-inom kayo ng ano? Nag-grocery kayo ng chocolate drinks? So itong chocolate drinks natin, itong Cocosi, brain enhancer. No? So brain enhancer. Ako na-tested ang proven ko in my own story kasi electrical technology po ako. Tapos yung trabaho ko ngayon nasa banking, tapos manager pa. Alam mo bang laking tulong sa akin itong Cocosi na ito? Bakit? Dahil binigyan po ako ng extra, no? Pag sinabi ng extra, parang extra memory, no? Na nadali ko maintindihan yung operation ng banko, even though hindi ko major yan. So kung kayo gusto nyo na yung memory nyo ma-enhance, papalitan nyo yung ng Cocosi chocolate drinks, yung inyong chocolate drinks, no? Sa mga baby, very good ito sa mga baby. Bakit man? Preparing, no? Para po maka-establish kayo, no? At saka yung anak nyo, sigurado magiging matalino yan. So laman, 20 sachet pa rin. Isang sachet, pwede mo itimpla, dalawa o tatlong timplahan. So kung dati, ginagamit mo, ni piso, walang bumabalik sa'yo, papalitan mo na. Now, meron tayong vitamins. No? So ito naman yung vitamins na paborito ko. Dahil sa dami-daming vitamins na sinubukan ko, ito yung vitamins na nakita ko na talagang na-handle niya. No? Na-handle niya yung balancing ng katawan ko. Na-handle niya yung mga dati kong mga nakadepositong dumi sa katawan ko na naging rason na ang dali ko mapagod. Tapos, minsan, yung paa ko, no, nangangalay, alam mo, laking tulong ng vitamins na ito. So, subok na subok ko ito. Ang maganda, yung pag-take mo, Paris. Kasi yung RG, best cleanser detoxifier. Yung GL naman is best balancer. Ang pinakamatindi, ngayon ko lang nalaman na the only vitamins na mayroon siyang body repair. Body repair. Yun talaga ang nakita ko na wala sa iba. Vitamins ha? Pero may yung body repair, ibig sabihin kung may mga damage yung mga party ng katawan mo, ng organ mo, nire-repair niya. Kaya nga ako, dati medyo tumataas yung aking mga cholesterol. Ngayon, no, napakaganda na ng aking blood flow because of this. Yan. So kung gusto nyo, yung vitamins nyo kikita, papalitan nyo ng ating RGGL capsule. Ano pa? Meron tayong spirulina. So spirulina, maganda sa mga dengue patient. Yung meron kang hipa, ang ganda ng ating spirulina. Ano pa? Maganda ang spirulina natin dahil 100% alkaline. So kung gusto mong pumayat or tumaba, pwede ka dito. Now, ano ba pinakamaganda sa ating spirulina? Pinakamaganda dahil tumutulong ito para pampatangkad. No? So kung sa palagay mo ngayon kapatid, kaya sabi ko nga, sana nung bata ko pa ito nakita, malamang na-extend pa ako kahit na 5 inches lang, di ba, sa taas. So very good, kasi kahit sa baby ko, ito yung pinapagamit ko. The good thing ngayon, no, hindi po siya mumana sa akin, pasigurado ako bakit man, pinakamagandang spirulina as complete food. Na ano pa? Parang tayong cereal. No?
yung magpangmerenda ka, yung sa baby mo, sa buntis, no, sa bagong anak, or something na malala na yung sakit niya, tapos, no, nag-blend ka na ng pagkain niya, so ito na ipapakain mo yung cereal. Pinakamaganda, dahil sabi ko nga, 100% alkaline. Na napamero tayong vitamin C. Yeah. Ito yung Rosel vitamin C natin. Now, napiliban ko dahil nung kasagsagan ng COVID, may kakilala akong vice governor namin, no? Imagine mo yan, no? Yung vice governor ng Sultan Kudarat, si Remo Segura, nag-post, siya talaga nag-post dahil nagkaroon siya ng lagnat, no? Nagkaroon siya ng, sabi niya, Joe, no? Parang duda ako ngayon sa naramdaman ko ba? Nananakit yung katawan ko, nilalagnat ako, sabi niya, no, maganda. So, gishare ko sa kanya yung vitamin C namin. Ito yung Rosel Candy. Alam niyo ba, after 3 days, nagulat na ako, tumawag sa akin, tapos naghingi ng permission, sabi niya, pwede bang i-post, Joe, para at least yung lahat na nakaranas ngayon ng naramdaman ko, baka sakali makatulong sa kanila. Yan. So kung kayo gusto ng vitamin C at subok, subukan nyo yung aming Rosel. Saan ka pa? Tumamit ka ng vitamin C, kumita ka pa. Now, mayroon tayong juice. Ito yon. Yung Rosel juice natin, so natural vitamin C yan. So kaysa ibang juice, yung tinitimpla natin, pinagamit natin, para siyang artificial vitamins and minerals, di ba? Artificial food coloring. Then, minsan mapansin mo, lasang mingo, parang mingo, pero hindi pala mingo, di ba? Yung mga juices ngayon. So, more on artificial. So, kung gusto mong subok, sigurado, na natural at buong-buong vitamin C juice, ito na yung Rosel natin. Kaya paborito ng anak ko. Na ano pa? Marating lion's mane. So, lion's mane naman natin, maganda ito para sa mahina yung panuna mo, makalimutin ka, may problema ka ngayon sa memory mo, makalimutin ka, so you take vitamin lion's mane namin. Then meron tayong potency. Potency naman natin, baka yung semester mo, di ba? Sabi nga natin, baka baka yung ubo na lang yung matigas. Kapatid, sasabihin ko sa'yo, tested and proven ko ito. Alam bang i-take mo lang ito ng 2 or 3 capsule? Isa or 2 oras bago kayo magsiping matulog ni Mrs. Nako. Ang sarap ng feeling mo. No? Para kang si Tarzan. Yan. Para kang si Tarzan. Ano pa? Alam niyo po ba itong potency na ito? Ilang taon at kalahati kami ni Mrs. mula nung kinasal na hindi kami nakaanak. So, kinabahan ako ngayon. Kinabahan ako. Sabi ko, 2.5 years tapos wala, hindi ko pa nabuntis si Mrs. Alam niyo po, nung pinakilala sa akin itong potency na ito, 3 months na namin ginamit ni Mrs. Sabay kaming gumamit. After 3 months, nabuntis na si Mrs. Yan, kaya sa mga couple dyan, ha, na wala pang anak, nako, pwede natin pag-usapan yan, itong potency na ito. Very good. Bakit? Ako tested and proven yan. Yan. So maya, ipakita ko pa sa inyo yung resulta sa paggamit ni Mrs. ng potency na yan. No? Bakit? Napaka-healthy ng anak namin. Na ano pa kapatid? Mayroon tayong Morenci juice, no? Sa mga may mga taas na cancer level diyan, mayroong myoma, may cyst, breast cancer, no? Isa na natulungan dito yung kaibigan ko na taga Cotabato, head nurse sa Qatar, mayroon siyang breast mass for operation na, chemotherapy na. Pero ginamit yung ating Morenci, alam niyo po ba? Within 6 months hindi na po natuloy yung kanyang operation. So baka may kilala kayo. Ang maganda, gumaling ka na, recording in progress. Na, pero kumita ka pa, 'di ba? Ikaw na yung pinagaling, ikaw pang binayaran, saan ka pa? 'Di ba? Nana pa meron tayong candy, itong cement candy natin. So kung ikaw katulad sa akin, parati nagsasalita, maraming kinakausap sa bangko, no? So pwede mong gamitin, bakit? Napakaganda ng boses mo, tapos kung namamalat ka, maganda. Tapos kung may mga problema ka sa gums mo, so pinakamagandang candy. Saan ka? Gumamit ka na ng candy, kumita ka pa. Now, ano pa? Meron tayong personal care. No? So una, toothpaste natin. Pinakamagandang toothpaste dahil the only toothpaste na mula ulo hanggang talampakan ang gamit. Bakit? Una, dahil toothpaste siya, maganda kung meron bleeding gums, gingivitis, pyorrhea o gangipin. Kaya pinalitan ko yung toothpaste ko. Ano pa? Maganda dahil kung nilalagnat ka, ilagay sa forehead, batok, kilikili, pwede magpababa ng lagnat. No? Magaling. Ano pa, kung may pasok ka, kagat ng lamok, ringworm, no? Any na mga skin disease, rashes,
very effective. Kaya nga sa bahay namin, ginawa na namin itong first aid kit na, andun na sa kit namin, no? Very good. Now, kung ikaw, yung dati mo ginagamit na toothpaste, piso walang bumalik sa'yo, tapos ang gamit, no, para lang sa ngipin, ito na. Now, may plus pa siya, ano yun, pwede pang feminine wash. Totoo. No, mula noong nakilala namin yung toothpaste na ito, si Mrs., hindi na nagabili ng kanyang feminine wash, ito na. Bakit? Sabi niya, masarap ang feeling, Jo, parang bagong sipilyo maangang kunti. Pero sabi niya, very good, no? Bakit walang rashes na nangyari sa kanya? Ano pa? Gaya natin sabon. Diba, gumagamit yun ng sabon pag naliligo tayo. So, diba, gasto yun? So, palitan mo ng sabon na ito. Bakit una sa akin yung pimples ko? Kaya sabi nga ni Sir Osler, nung una kami nagkita, no? Napakarami ng pimples ko sa mukha ko. Now, itong sabon na ito, ito yung napakuha ng pimples ko. Kaya mapansin nyo, may mga daan-daan pa. Pero very good yung sabon natin. Now, meron tayong shampoo. Maganda sa mga kaibigan nyo, yung nag-lagas yung buhok niya. Maganda. Stay mo lang mga 5 to 10 minutes bago banawan, sigurado tutubuan ang buhok yan. No? So kung gumagastos ka ng shampoo, ni piso walang bumabalik sa iyo, papalitan mo na. Na mayroon tayong body foam. So body foam para sa mga mister, pang regalo kay Mrs., yung mga party ng katan, yung mga singit natin, di ba? Yung mga likod natin, yung mga hita, di ba? Medyo something umiitim, no? So yung body foam natin, ilagay mo lang siya bago ka maligo. Nako. After mga 6 months, mapansin mo na yung mga dead skin mo natatanggal na. So maganda, gumanda ka, kumita ka pa. Na ano pa meron tayong pulbo? So alam niyo ba yung pulbo na to, pinakamaganda dahil napaka-fine niya, no? Napakaganda dahil talagang ano, ma-feel mo na pag nilagay mo sa mukha mo, no? So wala kang napapansing ibang amoy na pwede makasama sa katawan mo. So, sa baby, very safe, no? So maganda. Yung pulbo mo sa baby or sa'yo, kumita pa. So may chubby oil tayo, no? So ako, yung hair ko, yan o, mapansin nyo. So hindi siya nag-dry yung hair ko kasi ang gamit ko, ito yan. So kung gusto nyo, ganito ka kintab yung hair nyo. So try to use yung ating chubby baby oil. Actually, para sa baby ko, sana na-oil to eh. So hinihingi ko dahil maganda sa buhok, tapos sa kay baby, hindi siya mainit. Very good. Now, may massage oil din tayo. Baka gusto yung magpamasahe. Ang maganda, non-mentholated siya. So, pwede i-massage kita kay aircon, may electric fan, pwede. So, pananakit ng katana, nakukuha. Kaya sabi ko, parang grocery lang. Lipstick, yan o. Pinakamagandang lipstick sa buong mundo na nakilala ko. Kaya ang pangalan ko ngayon sa opisina, manager lipstick, bakit? Grabe, yung mga kakilala kong babae, grabe sa akin. Sabi niya, Sir Joe, pa-share naman ang lipstick. Sabi ko, sige na. No? Kasi nakita nila na sobrang ganda ng lipstick natin. Now, meron tayong mga skin series natin, no? Skin care natin. Then, meron tayong, ano, sabon panlaba, di ba, naglalaba tayo, ni piso, walang bumabalik sa atin. Ang maganda, biodegradable pa. Pagtapos mo maglaba, kung may bula pa, pwede mo na siyang i-delete sa halaman. Yung fertilizer. So, laking gasto ito, kapatid. Pero pag ito, pinalitan mo, itong binili mo, at nagkaroon ka ng card ng DXN, sigurado, may discount ka, kumita pa yung gasto mo sa sabon. Tama? Now, ano pa meron tayong gamit sa kusina? Ito, yung panghugas ng plato natin. Panghugas ng plato, kikita na tayo. Ano pa meron tayong para sa ating mga, ano dyan, no? Yung mga cabinet natin, diba, upuan ng anak ninyo, upuan natin, sa lacet. So, sa tiles, ito na, no? Pang disinfect natin, fine clean natin. Kaya nga lalo na ngayon na ang virus, hindi natin nakikita. So, mas pinaka-importante na mag-disinfect tayo itong pinakamaganda kasi napakamura, then napakaganda ng amoy niya. So ako, nagustuhan ko siya. Ano pa? So meron din tayong ano, no, panghugas ng sasakyan, no? So sa katulad ko na may mga sasakyan din dyan, ang maganda, yung ginagamit mo para sa pangkarwas mo, kumita na. So dito ka na. Now, ladies and gentlemen, alam ba nung nakita ko mga produkto ninyo, napatanong ako ngayon. Napatanong ako. Sabi ko, ganun pala kagandang produkto na yan. So, bilang isishare ko sa inyo ngayon, di ba? Bakit kailangan natin papalitan yung produkto natin? Kasi nakasanayan yung produkto nyo, mula noon hanggang ngayon ginagamit nyo, pero siyempre natural, dapat may rason tayo. Tama ba? Ano ba yung rason una? Dahil pag nag-grocery tayo sa labas, ng pinakapaborito natin na shampoo, toothpaste,
Diba? Wala ka ng discount, pero nagiging lugi ka pa. Bakit? Nawawala yung pera mo. Pangalawa, tinatalo ng DXN Products yung performance sa dati mong ginagamit na produkto. So tinatalo. Bakit tinatalo kaya, Joe? Kasi ang DXN Products is very unique product. Extraordinary. Bakit extraordinary? Kasi imaginein mo, kapatid, the only product na mayroon siyang special ingredients. Di ba? Ano yung special ingredients na yan, Joe? Ito po yung ganodermalocidone. For your information, mga kapatid, no, sa nanonood ngayon, alam niyo ba nga, kung pagkatapos ng presentation ko, kung magkaroon kayo ng sariling assessment, magkaroon ng pag-aaral to search about ganoderma, alam niyo po bang na-award ang ganoderma as king of herbs? Kaya marami nagkasabi, Joe, ayan ba yung mga kabuti na ginugulay natin? Yung nakikita natin sa kahoy na nagkadikit? Actually, yung mushroom, there are thousands of mushrooms sa buong mundo. But itong ganoderma na ito, the only mushroom na meron siyang 400 active elements. Kaya kung mapansin yung coffee natin kanina, bakit ang daming gamit, yung RGGL natin, ang daming sakit na pwedeng makuha at napababata kayo because of 400 active elements. Diba yung sikat na vitamins na narinig nyo na in-advertise sa TV? Ano yung mga nasa 27 elements lang yan? The good thing, ladies and gentlemen, bakit napangalan ng vitamins ng DXN? Kasi meron siyang 400 active elements. Imagine mo yan. Yan. 400 active elements. Ano pa? Bisa aking pagre-research, kapatid, doon ko nalaman na mayroon palang tatlong klase ng herbal. Mayroong superior. Ang superior, pwede mag-cure, pwede mag-balance. So, very safe siyang gamitin. Yung pangalawa is average naman, that is only vitamins. Yung pangatlo is fair, pwede siya mag-cure. Pero sa tagal mo na gamit, pwede it can cause overdose. Now, maganda, ang ganoderma, kapatid, nandito sa superior herbs, tapos nasa number one siya. Imagine, di ba yung pinakasikat natin na kilala, yung garlic, yung ginseng, aloe vera. Yung ginseng, oh, 6 times more potent than aloe vera. Ada na ganoderma. Yung aloe vera lang, 10 times. So, saan ka pa? Kung ikaw mag-take ng vitamins, mag-take ng supplement, mag-take ng grocery products, dito ka na sa mayroong maitulong sa'yo. Tama ba? Thumbs up tayo dyan kung sinong gusto matulungan ng ganoderma. Ayan. So maganda, gumamit ka na ng product ng DXN, may extra pa na ingredients, that is ganoderma. So kung gusto mo maging healthy, katulad ko, gusto mong makatipid ngayon dahil mahal magpa-hospital, mahal ngayon yung binibili natin ng mga gamot sa pharmacy, kapatid, ito na yun. Nag-grocery ka lang, na-solusyon na na. So kung ako magpinto sa inyo na magpinto about ganoderma, about sa health, malamang baka sabihin nyo sa akin na, no, sinasabi ko lang dahil ito ngayon yung ingredients na ginagamit ko ng produkto. So to prove to you, ito na, pakita ko sa inyo. No? Alam niyo po ba na buong mundo yung gumagamit ito? Buong mundo. Hindi lang ako, emperors pa nung unang panahon pa ginagamit na yan. Kaya tinatawag siyang Herbs of 10,000 Days. Herbs of Deathlessness, the magic mushroom that nourishes the spirit. Kaya tuloy nung nabasa ko ito, kapatid, hindi, no, hindi malayo na ito yung nangyari sa anak ko. Yan. Anak ko yan, ha? Alam niyo bang first day, bagong labas yung anak ko niyan, ang pinagamit ko is yung lahat na vitamins ng DXN at sinabi ko sa ano ni Mrs. sa kanyang pedya, no? Alam niyo ba nga, sabi ko, Doc, pwede bang exclusive kung ipagamit yung anak ko ng aking sariling vitamins? Sabi niya, bakit ano pala yung vitamins ko? Sabi ko, Doc, sige lang, kay pag nanganak si Mrs., ipapakita ko sa yung deference sa lahat ng mga baby na ikaw yung nagpaanak. Yan. Na alam niyo ba yung ubi, kapatid, nung paglabas ni baby at pagtunas ng mukha niya, nagulat siya na ang baby ko nakamulat ng mata. Ganon. Ganon siya ka-powerful yung vitamins. Now, sa mga nanay dito, sa mga tatay dito, tingnan yung resulta ng potency, tingnan yung resulta ng ating spirulina, yung kokoshi, yung RGGL. Yan po. So kung gusto niyo yung baby niyo paglabas, nakadilat ang mata at very healthy, alam niyo ba, hanggang ngayon, niwala pa akong napatik sa anak ko na ibang gamot. Only DXN products lang.
Yan. So, no, patunay yan. No, kapatid. Dahil alam niyo na ngayon, yung produktong pwede niyong palitan, anong benepisyo niya. Diba? Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano ba kumita dito. Kasi nga, sabi ko, business talk tayo eh. Kailang pinakapinan ko lang ng health side kasi mas magandang balance tayo. Diba? Ano ba yung balance? Dapat healthy ka, may pera ka. Agree ba tayo doon? Diba? Para siguradong happy tayo. No, paano ba kumita dito? Alam mo, nag-i-enjoy ako dito eh. Nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Bakit? For earning, no? 400 pwede kumita. Tapos grocery lang. Tapos may 4 weeks to earn pa siya. Na unang-una, pwede kang kumita dito sa paggamit ng produkto. Gagamit ka lang. Diba, sinabi ko kanina, papalitan mo lang. Pangalawa, pwede ka mag-recommenda. Diba, magaling naman tayo mag-recommenda eh. Kaya ako, diba, yung aking certificate kanina, dahil sa sobrang magaling ko pag-recommenda, alam niyo po ba, mula nung January hanggang ngayon May, hawak-hawak ko yung titulo na Certificate of Recognition as a Branch Manager. Patunay yan. So sabi ko, kung binibinta ko yung produkto na yun, kapatid, paano pa kaya itong produktong nagagamit ko pa? Di ba? Tapos kumikita pa ako. Naano pa, kapatid, dahil sa sobrang sarap ng produkto at nangyari sa anak ko at sa normal na delivery ng misis ko, gikwento ko na, gishare ko na. So ang pinakamaganda, sobrang bait ng DXN sa pag-share ko, pinibigyan pa ako ng referral. So, ipag-usapan natin paano yan. Nasusundan niyo ba ako? Thumbs up na? Nasusundan niyo ako? Ayan, thumbs up tayo. Very good. Di ba? Ayan. So, now, unahin natin yung paano kumita sa paggamit. Una, then assorted yung product ng DXN. Pag kayo nagkaroon ng sariling cart, ito, entitled kayo sa 50 to 25%, the good thing, ladies and gentlemen, in every products na pinakilala ko sa inyo kanina, mayroon siyang corresponding points. Yun. Corresponding points, di ba? Pag yung dito dati sa mga department store, ang purpose kung bakit may card, kasi nakakaipon ka rin ng points. Di ba? Pareho lang. Yan ang pinakaiba lang ng DXN. Malaki ang discount. At the same time, yung points mo, ito ang pwede mangyari. Bakit? Alam nyo ba na every time gagamit kayo ng product ng DXN, at maka 1,000 points kayo gamit-gamit. Kaya nga, may code number. Yan o. May code number. Parang ATM bank ba? Na pag meron kang ATM card at meron siyang account number, kahit saan ka mag-depositong branch ng banko, nare-recognize sa buong mundo na yung pera na yun sa'yo. At ikaw lang yung pwede maka-withdraw. Tama o correct? Di ba? Lahat na yung mga account sa banko. Na maganda yung kapatid, ang DXN, same with us. Parehong-pareho na pag ikaw bumili kahit saan na store ng DXN in 190 countries, imagine. Pag bumili ka at nakaipon ka ng 1,000 points sa isang buwan, kapatid, next month, ititext ka ng DXN na pwede mo nang i-claim yung bonus mo. Sabi ko, napakasarap naman. Di ba? Alam niyo ba sa trabaho ko, ang pinakamasarap na marinig ko sa boss ko? Alam niyo, no? Yung bonus. Agree ba yung mga empleyado dyan? Di ba? Kung negosyante ka, ang gusto mong target na kita is 100,000. Gumanda ang takbo ng negosyo mo, naging 150,000 yung kita mo. Di ba? Ibang saya. Ganun lang yun eh. So maganda sa DXN na grocery ka lang, kapatid. Binigyan ka ng rebates. Binigyan ka ng kita. Now, ang pinaka-nagustuhan ko pa dito, ito. Sabi ko, napakaganda nga talaga. Bakit? Dahil yung points ko is accumulated. Accumulated. Ano ibig sabihin mo sa accumulated, Joe? Ibig sabihin, kung nag-grocery ka for the month of March, kahit binayaran ka na ng DXN, pagdating ng April, nag-grocery ko ulit, idagdag yung points mo nung March, idagdag doon sa April. Tapos, yung March at April mo, bayad na yun. Pagdating ng May, nag-grocery ka ulit ng 1,000, binigyan ka na ulit naman ng bonus, yung points mo ng March, April at saka May, idagdag naman. Now, anong ibig sabihin, kapatid? Pag hindi ka lang maginto sa DXN sa pag-grocery nila accumulated and never lost, time welcome, kapatid. Ma-amaze ka na lang. Bakit? Lumalaki ang kita mo dito. Tadyo, kung 1,000 points ang pinag-usapan, kaya ba? Kaya ba ng budget ko every month? Kaya ko bang abutin? Now, napakasimple, kapatid. Tingnan nyo naman. Ang 1,000 points in every product, ito yung points niya. Coffee.
Yung paborito yung coffee, palitan nyo. Ang kwensya, 118. Yung tea kanina, 145. Yung chocolate drinks, 132. Yung RGGL natin na vitamins, 850. Yung shampoo, that is 120. No? 120 points. Ano pa kapatid? Yung sabon natin is 45 points. Toothpaste, 85. Lotion, may lotion, 120. Ano pa? Juice, 130. Kapatid, tingnan mo. Basic ba itong ginagamit mo sa bahay? Yes or yes? Yes, masyado. Di ba? Basic mo lang yan. Pero tingnan mo naman. Mayroon kang 1,755 points. Ano mangyari yun? Next month, aabangan mo yung cellphone mo. Bakit? Iti-text ka ni DXN na you're entitled sa bonus amounting to, naku, masarap na piling, part-time, pero parang hindi mo lang ginawa kasi dati mo lang ginagawa. Agree ba tayo doon? Di ba? Na ano pa kapatid? Dito sa DXN, parang gumagawa ka lang ng sariling alkansya. Nakatry ba kayo? Kung sa bangko, nagdideposito kayo, huwag mo lang i-withdraw, dumarami. So dito sa DXN, pag may card ka, then meron kang code number, dito nakapasok yung points mo. Habang lumalaki, tumataas yung bonus mo. So napapansin mo, dahil merong bumabalik na bonus sa'yo, ibig sabihin, hindi mo man binawasan yung presyo ng produkto na binibili mo sa DXN, pero parang nagiging mura dahil mayroon nang bumabalik sa'yo. Na pag hindi ka maghinto dito kapatid, alam nyo ba yung na-experience ko, nung una ko na-experience ito, parang hindi ako makapaniwala at sobrang saya ko. Bakit man? Hindi ko na ikakalta sa sahod ko yung pang-grocery ko. Bakit? Dahil sa naipon ko na points kapatid, alam nyo bang na-experience ko sa buong buhay ko first time na hindi na ako kumuha sa sweldo ko pang-grocery. Bakit? Libre na. Libre na! Okay ba sa inyo yun? Yes or yes? Di ba? Na yung sweldo mo, hindi mo na babawasan. Kung ikaw negosyante, hindi mo nakakaltasan yung kita mo. Bakit? Dahil yung grocery mo, nagbigay na sa'yo ng kita. Galing eh. Now, alam niyo po ba kung bakit merong points sa DXN? Ito lang yung very basic, very simple explanation. Bakit binibili natin yung product natin sa department store, sa tindahan? It's because ina-advertise. Nakikilala natin, di ba? No, ngayon, ang DXN, hindi mo makikita yan sa TV. Bakit man? Kasi sabi ng owner, na si Dr. Lim, yung advertisement budget na yan, napakalaki ng kumpanya ko, nasa 190 countries, kaya kong bumayad ng artista. Pero sabi ko, sayang naman yung 26 million na ibibigay lang sa kanila, na hindi naman sila gumagamit ng product. So ginawa ni Dr. Lim, yung advertisement budget. Kaya unawang-unawa ko bakit nakita dito eh. Yung advertisement budget na dapat ibigay ngayon sa artista. Now, nilagay ni Dr. Lim sa product at it convert into points. Na every time mag 1,000 points ka, automatic yung advertisement budget sa'yo na ibibigay. Di ba? Napakasimpleng negosyo. Napakadaling unawain, di ba? So alam na natin bakit may kita dito ngayon. Kaya nga sabi ko, very excited ako na mag-share ngayon. Bakit lahat ng tao nakaintindi kasi lahat ng tao nag-grow? Siri. Nagka-grocery. Di ba? So ngayon, may nakita natin yung idea, di ba? Na isang opportunity na pwede pala yung pagiging magaling natin mag-grocery, pwedeng kumita. Now, so yun po yung pinakauna natin. Gumamit ka, nag 1,000 points ka, kumita ka. Pangalawa, kapatid, that is recommendation business. Di ba? Magaling tayo mag-recommenda. No? Magaling tayo mag-recommenda kahit saan na lang eh. Di ba? Pero yung magaling mo mag-recommenda, kung magaling ka talaga mag-recommenda, dito mo gawin sa DXM. Bakit? Pag member ka, di ba, discounted ka? Pag binili mo product, di ba, mayroon kang discount na 15% to 25%. How about ako ngayon? Wala akong card. Di ba, katulad ng sinabi ko sa inyo, sinishare ko. So pag i-share ko at hindi siya member, wala siyang card, automatic kapatid. Yan. Nagkakaroon ka ngayon ng kita. It's because yung profit, yung ginansya mo, doon sa 15% to 25%. Yun na yung naging kita mo. No? So kaya sa opisina, yung mga office mate ko, sabi niya, Sir Joe, ano ba naman yung opisina natin? Para bang sa ilalim ng drawer mo, puro na lang kape yan. Sabi ko, alam mo, dapat kong bigyan yung mga kliyente natin ng kape. Alam mo bakit? Para yung depositor natin, yung mga borrower natin, ang tagal nilang mamatay at magiging kliyente natin habang buhay.
So naunuan ako ng boss ko, kaya sabi ng boss ko yun, maganda. Kaya pala nag-top ka kasi yung mga kliyente mo hindi lang pinapalon at pinapasig, kundi pati yung health nila, pinapakialaman mo pa. Galing mo. Sabi ko, yes sir, dapat ganun. So ngayon, yung issue sa akin na branch manager na nagabenta ng kape, nawala na. Ngayon, ginapalakpakan na lang nila ako. Di ba? Kasi sabi ko, kung yung paggawa ko ng pagbebenta, tapos wala akong record sa bangko, wala akong recognition, malamang baka pwede nyo akong pag-initan kasi puro benta na lang ginagawa ko. Pinapagsabay ko. Sabi ko nga, lahat ng bagay kapatid, pag gusto mo, kayang gawin. Kayang gawin. No? So sa akin, nakaya kong magbenta kahit sa opisina ako. Now, ano ba pinakamaganda kapatid? DXN, walang maghuli sa'yo, walang magsisita sa'yo. Bakit? Disap tayo. No? So disap tayo, ibig sabihin, kahit saan ka maglako, saan ka magbenta, pwede. Walang maghuli sa'yo. Yan. Na ano pa kapatid? Ito. Nakita ko ngayon, ginawan ko ng computation ng kita ko araw-araw. Alam mo, yung sasakyan ko puno ng kape yan. Na ngayon, yung coffee na ito, sinampo ko yung 10.5. Kasi yung 10.5, 20 sachet yung laman niya. Pag hindi membro, kasi pag walang card, 310 yan. Na imagine mo ha, kung 310, may 50 ako na tubo. Nag-i-enjoy ako. No? Sabi ko, bahala na kayo sabihin nyo sa akin na yung bank manager nagabenta ng kape, walang problema. Bakit? Yung dala ko na kape, masarap naman talaga at saka makatulong. Na kung lima yung mabenta mo sa isang araw, may 250 ka. Kung 3 days lang, sabi kong 20 days kasi Monday to Friday yung duty ko eh. Kasi pag Saturday and Sunday, ito, like ngayon, di ba? Saturday, di, business talk yung ano ko. Pero pag Monday to Friday, sinasabay ko sa trabaho ko, so may 20 ako na araw, may 5,000 ako na extra ginansya. Extra ginansya. Na maganda pa, next month, may hinihintay pa ako. Ano yun? Yung text ni DXN. Ano yan? Dahil points. Diba? 59 points kasi per bag eh. Ilima yung naibenta mo sa isang araw, may 295 ka. Eh ngayon, 20 days, sorry, 20 days yan ha. So, times ang 295 times 20 days, meron kang 5,900 points. Ano mangyari? Diba ang qualification para magkaroon ng bonus is only 1,000? So, kumita na ako ng 5,000, next month, qualified pa ako sa bonus. Okay ba tayo? So, kung ikaw ngayon, first time mong napakinggan ito, kapatid, malamang, no? Walang rason na hindi mo ako pwedeng sabayan sa ginagawa ko. Walang rason. Dahil, alam mo ba yung coffee na yan, no? The largest, no? Pinakamarami na pwede mong mapakapi sa bumundo. No? So, second siya sa uwin. So, saan ka yan? Di ba, pag nagbisita ka sa bahay, unang gina-offer siya, no? Kape. Kaya magbenta ka ng kape. Yeah, now, pangatlo, ladies and gentlemen, ito yung invitation. Noong una, medyo alangan ako mag-iimbita. Kasi sabi ko, mag-iimbita pa ba ako? Ano ba? Na, alam niyo po ba na nung sa simula, no, medyo nag-alangan ako. Kung sabi ko, pag yung tao na nito, hindi naman siya inimbita ng isang drugstore, nagkuha siya ng sariling card. So for sure, kung imbitahin ko siya dito, ako yung magsasalita para sa DXN, malamang baka pa-encourage ko. Ano lang bang sinubukan ko? Nung sinubukan ko kapatid, doon ko nakita na 80% ng negosyo ng DXN dito sa invitation. At ang Pinoy magaling dyan. Agree ba tayo? Yung Pinoy magaling mag-imbita? So kung magaling ka mag-imbita kapatid, i-try mo dito sa DXN. Na paano? Ganito lang. Tuturuan mo lang ngayon yung mga tao, yung mga kilala mo, kapatid mo, na magkaroon ng sariling card sa DXN at dito mag-grocery at turuan natin paano maging wise. So itong business talk natin kapatid, no? Isang patunay yan na ang ginagawa ko sa inyo, we're not convincing you, kundi tinuturo ko lang sa inyo kung ano ba yung mangyari kung kayo po naging wise consumer at magkaroon ng sariling card ng DXN. Tama ba? Tinuturo ko lang. So, if you're willing, gusto mo, no? So, pwede mo kaming sabayan. Pwede mong gawin yung ginagawa ko. Nadyo, pag ako nagturo ngayon, ano mangyari? Ganito yun. Sample, first month ito ngayon, no? Tapos, papalitan mo yung produkto mo, syempre, di ba? Kasi pag doon ka sa department store mo dati na binibili, doon ka pa rin nag-grocery, so malamang, wala ka talagang bonus na ma-receive sa DXN. Tama ba? So dito, nag-change brand ka, tapos nag-1,000 points ka, then nagkwento ka lang sa tatlo mong kaibigan.
Lahat ba ng audience ko ngayon, meron ba kayong tatlong kakilala na marunong magsipilyo, paligo, maggrocery? Meron ba? Thumbs up nga kung meron tayo. Di ba? So, meron talaga. Now, ngayon itong tatlong ituturuan mo lang na magkaroon ng sariling card at maging wise consumer, then every time mag 1,000 points yan. Hindi ka nagbenta. Hindi ka nagbenta. Nagturo ka lang. Pag naka 1,000 points yan, kapatid, automatic, may ma-receive kang text sa DXN. Magkano? 198 pesos. 198 pesos. So, nung una kong na-receive yan, kapatid, alam nyo bang sobrang galak ko? No, depende na kung ikaw ngayon, naliitan ka sa 198, pero ako iba. Kasi just imagine, sa buong buhay mo, nag-grocery ka, nagpwento ka, may nagbigay sa'yo ng 198. Pambihira. Now, na-analyze ko ngayon, na yung 1,000 points pala, pag i-convert mo into points, that is only 2,800. Pag i-convert mo siya into peso, ang 1,000 points. Na gumawa kayo ng survey, nalaman namin na sa isang pamilya na may tatlong membro or apat, ang pinaka-minimum, yung minimum, na gasto pala sa grocery is nasa 2,000. Pero yung survey na ito kasi, noong 2005 pa, matagal na. E ngayon, 2021 na. So malamang sa malamang, kung apat kayo ngayon sa bahay nyo, tapos nag-grocery ka, yung 3,000 baka isang linggo lang yan. Tama o correct? Di ba? Isang linggo lang yan. So dito sa DXN, yung 2,800 pesos mo, may 1,000 points ka na, nagkwento ka, mayroon kang 198. Now, second month, kapatid. Second month, kasi ito yung ginawa ko eh. Second month, dinagdagan ko yung tatlo ko, at yung first month ko naman, may kanya-kanyang kakilala, gikwento lang din, hinikayat, nagkaroon mag-grocery card, nag-grocery sa mga DXN service center, no? Then ang tatlo, nagtatlo-tatlo din, lahat na grocery worth 1,000 points. Magkano nga ang 1,000 points? 2,800. Di ba? Now, ikaw ngayon na nagpinto at nag-grocery, magkano ibabalik siya ng DXN, kapatid? 1,254. 1,254. Di ba? Sobrang laki na. Malaki na ba ito? Nako, napakalaking bagay na. Di ba? May discount ka na 15 to 25% plus yung grocery mo, may kumita na 1,254. Ibang klase ng kwento nito. Kaya nga, gusto ko ikwento sa inyo, bakit alam ko makarelate kayo. Dahil nag-grocery din kayo eh. Customer din kayo. Consumer din kayo. Tama? Now, kapatid, pag pinagpatuloy mo yan in third month, based on my computation, sa 3 months, pag yung tatlo mo at nag 1,000 points ka pa rin, 3 months, pwede kang kumita ng 8,294. Magkano nga ang 1,000 points? 2,800. E 8,294 na. Ano sa palagay mo ang grocery mo? Di ba, libre na? So, pwede mo na i-congratulate ang sarili mo. Ako lang muna, ano? I-congratulate ko, sabi ko, Han. No? Sabi ko sa asawa ko, matuwang-matuwang sinabi ko, libre na tayo. Diba? So kung hindi tayo, hindi natin inintindi ito, malamang hanggang sa ngayon, nag-grocery pa tayo. Now, third month, kapatid, fourth month, pag pinagpatuloy mo yan, nako, hindi na ito basta-basta na extra income. Bakit? Sweldo na namin to. Oh, sweldo na namin to. Tapos kwento-kwento ka lang na tatlo. Tapos, di ba, nag-grocery ka lang. 46,250, ako para sa akin, parang hindi ito sideline. No? Talagang napakabait ng DXN. Now, fifth month, kapatid. Nine. Pag na-continuous mo yan, ikita ka ng 148,249.20. So yung kinikwento ko kanina na yung pangarap, yung bagong, di ba? Pagbabago na pwede mong ma-share sa pamilya mo, mga kapatid, baka ito na. Now ngayon, may nagtanong sa akin, at ako miniso, tinanong kong sarili ko, how about, no? Kung hindi ko nga talaga ma-perfect yung tatlo-tatlo, pwede bang kalahati lang yung kaya ko? May tatlong, may kalahati ba? Yung isa't kalahati, di ba? Wala naman. Pero sige lang, sa pera, tingin natin. Magkano kalahati ng 148? Di ba? So, 74,000. 74,000, kapatid. Kung hindi mo pa nakaya, kalahati ng 74, kapatid, that is 37,000. Next naman.
may dala kang 37,000 sa pamilya mo every month extra income. Ano sa palagay niyo yung opportunity na i-share ko ngayon? Okay or okay na okay? Okay kayo. Di ba? Now, kapatid, ito yun. Alam ba nagawa ako ng grocery ano survey? No? Na sa kita na pinakita ko sa inyo, at kung hindi kayo maniwala sa akin at medyo doubtful kayo, ito na lang. Sige. Continuous ka pa rin na grocery sa labas versus sumali ka sa DXN. One month to third month, nag-grocery ka, magkano nga yung budget? Diba? Yung 2,800. Binili mo ngayon sa paborito mong mall. Tapos nag-grocery ka din sa DXN, member ka, may card ka, magkano kita? 198. Nakita yung difference ng dalawa? Kung dito ka sa grocery store versus DXN grocery. Now second, mas magulat ka. Dito ka pa rin sa grocery store na paborito mo. Still, nag-spend ka ng 2,800 para sa grocery. Dito ka sa DXN, sumali ka na. Diba? Same pa rin, 2,800 yung gasto mo, pareha. Magkano kita mo pag dito ka? 1,254. Eh dito, may kita wala? Wala. Wala. Now, ito pang pinakamatindi. Isang taon na mula nung napakinggan mo ako ngayon. Still, nag-grocery ka pa rin sa grocery store. Still, wala ka pa rin kita. DXN, magpapalabas ka pa ba? Hindi na. Bakit? Sabi ko nga, libre na eh. Ano sa palagay nyo? Okay or okay na okay? No? So dito, sa grocery mo, na paborito, FTA ka. No? Forever total, ano? Expense. Di ba? Forever total expense. Unlike dito sa DXN, ang nangyari, ano? FF ka. Ano yan? Forever free. Forever free. Diba tindi? Yun ang pinakamaganda, kapatid. No? So, kaya, talagang pinaintindi ko, i-share ko sa inyo ng mas maganda para at least maunawaan natin, unawang-unawa natin na pag tayo talaga, hindi pa rin, no? Hindi pa rin tayo magbabago at doon pa rin tayo mag-grocery sa labas, malamang, kapatid. No? Kung ikaw man, aabot ka man ng 100 years, di ba? I-times mo yung 2,800 mo, malamang, million. Sayang naman. Dito ka na. Okay? Now, ano bang susi dyan, Joe? Para mabilong ako dyan sa business talk na yan. No? Mabilong ako dyan. Paano? Simple-simple lang. Kapatid, papalitan mo yung produkto mo. Di ba? Napakasimple. Papalitan mo, maganda, with Ganoderma, pinapabata ka, may discount ka, kumita ka. Kapatid, wala na tayong marami pang rason para hindi kumuha ng sariling card. No? Kaya, dito na tayo. Now, pangalawa, mag 1,000 points lang tayo every month. Eh, syempre, pag nag-change brand tayo, nag-ship tayo ng product, yung 1,000 points na given naman yun. Bakit? Sasali ka man dito o hindi, mag-grocery ka, di ba? So, dito ka na. Napangatlo. So, kung ako, katulad na kita yan sa anak ko, sa akin, na hindi na ako ngayon, always, di ba? Napapagod, healthy ako, gikwento ko lang, gishare ko lang, yung mga kaibigan ko naniwala, nagkagusto, ngayon, pareho na kami ng ginagawa. Pareho na kami ng ginagawa. Kwento mo lang, di ba? Mahilig naman tayo magkwento. Yun na yung susi natin dito. Now, kapatid. No? Okay. So, sa pagkwento natin na yan, sigurado, di ba? Okay. So, walang rason, no? Na hindi tayo mag-imbita. Yan. So, pag ikaw, nag-imbita ka na, nagkwento ka na, okay? So, madaling trabaho yung pag-imbita, di ba? Kasi alam naman natin, yung Pinoy magaling sa pag-imbita. Okay? Yan. So, ano pa, kapatid? Okay? So, ano ko? Sandali, ah. Okay? So, medyo na... Okay? Okay, sandali, ah. Nag-technical problem tayo. Okay. Yusin natin, ha? Yan, okay na. Okay. So, balik tayo. Okay. So, yan. Okay. So, klaro ba yung slide natin? Napa-follow niyo ba ako? Okay. Medyo nagkaroon tayo ng problema sa slide, pero okay na. Okay. So, pang-apat, mag-imbita tayo. Now, ladies and gentlemen, how to become a member or paano maka-avail ng ating card? Paano maka-avail ng card natin? Very simple. Ito yun.
So, dito, pag gusto nyo magkaroon ng sariling negosyo in 190 countries, magkaroon ng card na pwede ma-recognize in 190 countries, pwede makaipon ng points na napakarami, at magkaroon ng business sa book, ito yun. Yung business book natin, kumpleto yan. May brochure, may price list, marketing plan in 190 countries. No? Pwede mo na gawin yung negosyo mo. Alam mo magkano ito? Yung franchise fee natin dito sa ating negosyo is only 550. Alam ko sa panahon ngayon, 550, pang-load na lang yan. But dito sa DXN, yung 550 mo, malayo yung mararating mo. Malayo yung mararating mo. Bakit man? International business, yung grocery mo, may chance lang kumita. Now, second choice natin, pwede tayo dito sa 1,000 pesos. Pero sabi ko nga, mayroong pakapin. Mayroong pakapin niya, mayroon ting isang bag na Lensi Coffee. Plus may 118 points ka na. Okay? Then, ang maganda, may business kit ka pa rin. And then, ladies and gentlemen, pwede mo na gawin in 190 countries. Kailang pinagkaiba sa 550 at 1,000, may libre kang kape. May libre kang kape. Diba? So, ano pa rin? Reasonable pa rin. Bakit? Dahil napakamurang negosyong kapital na pwede nyo mailagay dito na pwedeng kumita ng sobra-sobra sa investment nyo. Now, ano pa? Kung gusto nyo matikman yung paborito kong vitamins, yung RGGL, 90 capsule na ito. Ibig sabihin, kung mag-take ka ng one pair a day, good for 3 months muna. Saan ka pa? Araw-araw mo ginagamit yung katawan mo, yun ang ibabalik mo, napakamura na. 2,960 with RGGL 90 the next month, dahil 1,000 points ka na kaagad, mayroon ka na kaagad na bonus dito sa DXN. So, itay mo lang, by next month, mag-text na si DXN sa'yo na pwede mo na i-claim yung bonus mo. Then may card ka na rin at saka may kit ka na rin. Para ba? Na ano pa kapatid? Meron tayong 3,100. Yung iba kasi, gusto nila yung mga produkto matitikman ka agad. So assorted, ito na. Meron tayong 3,100. Meron ka ng kit, may privilege card ka, then may bonus ka na rin by next month. No? So pumili ka lang sa package na gusto mo. Pwede ka sa 550, pwede sa 1,000, pwede sa 2,960, pwede sa 3,100. You can start the business. No? At ngayong gabi, pwede ka na magsimula sa negosyo mo. Mula ngayong gabi, congratulate mong sarili mo na yung grocery mo, expenses mo sa grocery, pwede na siyang kumita. Now, ladies and gentlemen, ano ba yung benefits namin yan, Joe? Pag kami sumali na sa DXN, magkaroon kami ng card, anong benefits? Napakagaling benefits. Bakit? Una, lifetime membership. Imagine, isang beses ka lang kumuha ng card at lifetime mo na mapakinabangan ang negosyo mo. Diba? E doon nga, hindi mo nga ginagawang negosyo yung card doon sa department store mo, pero every year nire-renew mo dito pa na walang renewal. Business na kaagad. Diba? Second, international sponsoring. Dahil ang DXN na sa 190 countries, no? Authorized ka, pwede ka na mag-imbita. Kaya yung pag-Facebook natin, pag-agamit natin ng social media. Diba? So, gawin natin income yan. Useless naman na may load ka parati, may data ka, pero likes-likes lang, heart-heart lang. So dito, di ba? Gawin mo. Katulad ng ginagawa namin, international business. Nakaupo ka nga, kumita ka. Sa bahay ka lang, lockdown, pero may kita ka. Ganun katindi yung negosyo natin. Ano pa? Lifetime accumulation of points. So dahil hindi mawala yung points mo, mangyari, mapopromote at mapopromote ka lang. Katindi. No? So mapopromote ka lang. Lalo pa kapatid, no pass up policy. Ibig sabihin nun, diba? Kung ikaw man, sa palagay mo, huhinto ka dito ng isang taon, anong position mo? By next month, ganun pa rin ang position mo. No? No pass up policy tayo dito. So pag ikaw, empleyado ka, nag-resign ka na, gusto mo bumalik kasi medyo na boring ka sa bahay mo, pwede ka pa bang bumalik sa company mo? Hindi na. Diba? So dito, na karoon tayo ng no pass up policy. Ano ba? No demotion of status. Walang demote. Sample, katulad yan, kung ikaw, dito, mataas na yung position mo. Kasi nga, dahil sa malaki ang points mo because of card, tumataas yung position mo. No? Ang position mo kasi yung points mo. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng babalik into zero. Hindi na. Kung ngayon, 1 million points ka na, by next month, dagdagan mo,
dagdag ng dagdag na lang. So, no demotion of status. Ano pa? Travel incentives worth 100,000 pesos. Ijo, COVID ngayon, walang travel. Walang problema. Bakit? Convertible into cash. Saan ka pa? Walang time limit pa. Diba? Pambihirang opportunity. Bakit man? Tinuruan ka lang mag-grocery, binigyan ka na ng discount, pina-healthy ka pa, ipa-travel ka pa. Uyawang negosyo. Magaling. Naano pa, kapatid? No? Pwede ka mag-earn every year, travel. Kaya nga, no? Mayroong akong nakikita ngayon, mga qualifier. No? Qualifier sa international, that is yearly. No? Yearly. So, nag-grocery ka lang. Kaya nga ako, excited ako na every day, every month mag-grocery sa DXN kasi sabi ko baka next year or something, sa sunod na mga taon, baka ako naman yung magbigyan kasamang pamilya ko, asawa ko, anak ko makapag-travel dahil sa grocery na to. Matindi ba? Galing ba? Siyempre, magaling. Naano pa? Cellphone incentives. Ano, galing naman. Di ba? Wala kang magitang kumpanya magbigyan ng cellphone sa'yo, only DXN. Only in business talk natin ngayon. Bakit? 12,500. Ejo, may cellphone na ako. Walang problema, kapatid. Bakit? Convertible into cash pa rin. No? Grabe ang grocery natin, ano? Grocery lang yan. Pero matindi ang mga benefits natin. Ano pa? Ito, pag naging diamond ka dito, may diamond pa sa DXN. Di ba? Pag naging diamond ka dito, katulad sa akin, diamond ako ng DXN. Yan, nagulat nga ako. Bakit sabi? Nag-grocery lang ako, diamond. Grabe naman na maganda in 190 countries yung 2% sales na profit ng DXN. Pag-ati-atian ng diamond position pataas. Yes. So sabi ko, ang ganda naman ito. Bank manager ako, tapos diamond pa ako dito sa part-time ko. Sino bang gusto niyan? Thumbs up daw, sino gusto? Na mga kapwa ko empleyado, di ba? Recognize ka na as empleyado, di ba? Sa part-time mo, manager ka pa. Yan. Now, lastly, alam niyo ba bakit nagustuhan kong gawin itong kinikwento ko sa inyo? Kasi the only business na nakita ko, the only opportunity na nakita ko na whatever happened sa akin, ano mangyari sa akin, alam kong very safe yung family ko. Bakit? Yung kinikita mo dito, yung points mo dito, yung privilege card mo, automatic ma-inherit ng asawa mo, ng anak mo. As inheritance, pwede mong ipamana. See? E ako, sabi ko, pag ako, bank manager ako ngayon, hindi mo natin iningi ang panahon, nawala ako, pwede ba yung asawa ko agad maging manager ng banko? Pwede yun? Ano, hindi. Di ba? But in DXN, ladies and gentlemen, outright, anong position ko sa DXN, anong na-achieve ko ngayon, magkano kita ko, automatic, no? Magpapadala lang ng death certificate sa head office ng DXN, by next month, ang mag-claim ng bonus ko, si Mrs. na. Yan lang. Pag nawala naman si Mrs., automatic, pamanahin ng anak namin. Pag nawala ang anak namin, pamanas apo namin, and so on and so forth. Blessed business ba tayo ngayong gabi? Yes. Bakit? Pwede mong ipamana yung kita mo at yung position mo. Now, ladies and gentlemen, ito yung na-analyze ko ngayon bilang isang financial ano, nandiyan ako sa financial ano ngayon. Alam niyo po bang every time tinatanong ko yung mga negosyante, no? At hindi negosyante, itong tatlong reason kung bakit ayaw mag-go into business, ito pala yun eh, no? Bakit na-present mo na, okay na, pero always na maririnig mo sa kanila itong tatlong way na to. Ano yun? Joe, wala man kasi akong kapital. Kaya, ayaw ko mag-negosyo. Joe, wala kasi akong skills eh. Mabuti ka man kasi manager ka ng bangko, may kapital ka, tapos may skills ka pa. Then, last, no? Joe, wala kasi akong oras eh. But ladies and gentlemen, from the start na nagsimula ako magsalita, magkwento about DXN business, kailangan ba natin ng malaking kapital? No. It's only 550. You can start the business. Second, skills. Kailangan mo ba kayong turuan magsipilyo maligo? Grabe naman. Di ba? Hindi na kailangan. Bakit pala tayo marunong magsipilyo maligo, marunong mag-grocery?
Then last time. Sige daw. Kung kayo daw, katulad sa akin na busy, magre-report ka ba sa opisina na hindi maligo at hindi gagamit ng sabon? Baka yung ka-office mate mo, katabi mo sa bus, katabi mo sa terminal, baka lalayo sa'yo. Di ba gagamit ka pa rin ng sabon? Biligo ka pa rin. Ano pa? Kahit anong busy mo sa buhay, mag-spilyo ka. Kahit anong busy mo sa buhay, maglalapa ka. Kahit anong busy mo sa buhay, kapatid, mag-grocery ka. Tama o correct? Yes. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon wala pang negosyo at nakikinig ka, kung ikaw ngayon, yung dati mong rason, itong tatlo na ito, kasi ayaw mo go into business, kapatid, ngayong gabi, tandaan mo na, may nakita ka ng negosyo na sagot sa tanong mo kung bakit ayaw mo magnegosyo at pwede ka na magnegosyo ngayon din. Bakit? Dahil hindi kailangan ng kapital, hindi kailangan ng skills, hindi kailangan ang maraming oras. Diba? Yan. Now when, ipakita ko sa inyo isang challenge. Ito, isang matandang kakilala ko na taga Tacoronc City, senior citizen. Alam mo nung una nito, nung una ko nakilala to, sabi niya lang sa akin, Jo, pwede bang paggamitin mo lang ako ng produkto? Dahil diabetic ako. Tapos Jo, gusto ko lang mag-take ng marami, gusto ko lang maging libre yung grocery ko. Alam niyo kapatid, itong matandang ito ngayon na retired district supervisor na wala na yung diabetes niya, alam mo bang nag-average siya ng kita ng 15,000 monthly extra income? Kaya nangyari sa matandang ito ngayon, 84 years old, ya, tingnan mo mukha niya. 84 years old, ha? Tingnan mo. Batang-bata, because of product ng DXN. Ang anak nito, isang doktor at isang nurse sa Canada. Alam mo, napakahirap dahil lahat ng product i-take niya, kailangan niya pang itawag sa anak niya. Pero nakausap ko siya ng one-on-one, no? Sabi niya, Jo, i-take ko na lang ito na hindi lang paalam sa anak ko na doktor. Ngayon, no? 84 years old. Nakapunta pa ito sa farm sa Malaysia ng DXN dahil sa sobrang healthy niya na. Ano pa kapatid? Ito. Ito din yung una kong nakita, kapatid, na katulad ko rin na empleyado, no? Degree holder din. Ang pinakamatindi pa dahil cum laude nagtapos sa UP. No? Tapos ang dami nag-a-offer na company sa kanya, automatic supervisor, area manager, manager position. Alam ba nung sinubukang i-part-time ang DXN? No? Kaya nga sabi ko, galing oh. Sinubukang i-part-time. Ngayon kapatid, nako, wala na akong latest check eh. Kasi hindi na check eh kasi ngayon eh. Sabi ko sa inyo, through text na lang ang bonus ngayon. Tinetext na lang ni DXN. After that, dahil may ATM card ka, ikaw na lang magpunta sa bangko. Kaya ang bangko ngayon, hindi ka na mag-withdraw sa ATM. Gina-over the counter na lang. Bakit? Sobrang laki. Bakit? Sa ngayon, no? Ang dinig-dinig ko, nakakita na siya ng 300,000 pataas. No? So, Sir Alan, no? Isa ko sa nag-iidolo sa'yo dahil na kaya mong ipagsabay ang trabaho mo dati at DXN mo. Then every year, qualifier pa sa travel. Qualified na naman sila sa travel. No? Turkey sila this year. No? So galing. So sino pa kapatid? Ito. Yan. Itong kaibigan-kaibigan ko, no? Nung nakaraang Saturday, sa business talk, no? Alam bang, nakikinig ako sa kanya, nangingilabot ako, bakit sabi ko? Yung first met namin ito, no? Alam kong packer siya ng KCC, tapos bumili lang ako, no? Nung bumili ako ng grocery ko doon, tapos tagabalot siya, tapos pasimple lang ako, binigyan siya ng kunting papel, no? Kunting papel lang, tapos sinabi ko sa kanya na mamaya paglabas mo, basahin mo lang, ha? Baka sakali makatulong sa'yo. Kasi nag-ask ako doon sa kanya, nasabi ko, pwede ba pakidobli naman ang cellophane ko kasi marami akong pinamili. Eh nakita siya ng supervisor niya, di pinagalitan siya kasi bakit na dinubli yung cellophane ko. So, nakita kong bata na yun, sa mukha niya, talagang napakataas ang pangarap, nakikita mo kasi at pinagalitan siya, marami siyang binabalot, nakaya niya pang umiti. Sabi ko, magandang attitude ng batang ito. No? Kaya nung binigyan ko ng flyers, no, alas 8 ng gabi, pag out, tumawag sa akin. Kapatid, tingnan nyo naman, yung isang empleyado ng KCC, na tumulong sa akin na idubli yung cellophane ko, kapatid, kumikita lang naman siya ngayon ng 150,000.
ang pinakamatindi, very, no, very approachable at tinitingala na siya ngayon ng DXN Philippines. Bakit? Siya na po yung may-ari ng DXN Service Center. DXN Center sa Corradal City. Pwede ba natin palapakan? Palapakan natin. Bakit? Ang galing eh, di ba? So ang galing, bakit? Dahil isang packer lang ng TCC ngayon, kapatid. Big time negosyante na because of this business talk. Galing. No? So pwede natin tularan si Sir Larry. Bakit? Dahil sobrang galing niyang ginawa ang DXN. No? No? Sino pa? Ito. Ito yung tao, kapatid, na una akong nakita dito sa takurong na nakashirt na ako. Tapos para bang walang pangarap sa buhay. Pero sabi ko nga, there's a perfect place, there's a perfect time na matap ka, no? Ma-motivate ka or something na ma-open yung mind mo about business or something na mapaisip ka na may silbi ba ako? Ano ba ang purpose? Bakit ako nabuhay? Ito yun. Ito yun, no? Ito yung nagkwento sa akin. Ito yung nag-share sa akin, kapatid. No? So, maganda pa dito dahil isang engineer, civil engineer by profession. No? Tapos, dati siyang area sales manager ng GlaxoSmithKline, no? Galing, no? Alam bang kinalimutan yung pagiging engineer? Ay, engineer niya. Ngayon, alam mo, magkano kinikita ni Mr. Osler Santo Tomas, kumikita ng kalahating milyon buwan-buwan. Mas mataas na ngayon. Bakit? January pa to. Tagal na. Di ba? Kaya, sir, no, I salute you dahil sobrang galing ng pagka-share mo sa akin ng negosyong ito. No? Grocery lang pero pwedeng kumita ng kalahating milyon buwan-buwan. So, pinakamatindi pa sa taong ito dahil sa kita niya sa DXN na kaya niyang paaralin yung anak niya as piloto. Ngayon, piloto na. Sa Air Asia. Piloto na. Now, yung isang anak niya ngayon, nag-proceed ng doctor, no? Kundi ako nagkamali, no? Sa UK. No? Because sa inikita niya ngayon na sobrang laki na, qualified every year sa travel. That is the power of business talk, kapatid. Kaya ako, no? Talagang ginawa ko yung best ko, no? Sabi ko, dapat maunawaan ko, intindihin ko. Even though I'm a busy person, but we need, no? Kailangan kong intindihin at alamin. Now, ngayon kapatid, no? Sa akin naman, no? Dahil sa sobrang ganda ng opportunity at naintindihan ko, no? Alam mo ba na yung sweldo ko as a bank manager compares sa ginagawa ko siya as part-time, no? Alam niyo ba ang itong 43,000 monthly, kapatid, no? Pandemic time, ito yung binibigay sa iyo as part-time. Kung ikaw empleyado katulad ko, ikaw mayroong maliit na negosyo ngayon at sa palagay mo, kapatid, kailangan mo mag-expand or something, medyo struggling ka kasi nga lockdown, kami nasa bahay lang sa opisina, kumikita ng ganito. Kapatid, walang reason na hindi mo kaming sabayan at hindi mo kaming isama, no? Isama mo kami para buuin yung gusto mo sa negosyong ito. I'm willing, no? Willing kami na ikwento sa iyo. Willing kami na mas maintindihan mo pa. Alam mo, itong kita na ito, no? Malaking na itulong sa pamilya ko. No? Malaki ang na-contribute sa pang-araw-araw namin ng asawa ko. So, ako ngayon, ginagawa ko lang siya, no, sa bakanting oras ko. Ginagawa ko lang siya na pwede maisingit kahit na ako'y empleyado, kahit noon ako sa opisina, kahit punong-puno kami ng CCTV, but I know, no? Sabi ko nga, don't be loyal in your company. Be loyal in your dreams, kapatid. Napaka-importante yun, no? Kailangan natin bigyan ng time, bigyan ng panahon na gagawan, no? Gagawin natin para sa pangarap natin. Yun ang pinaka-importante dahil bata pa ako, katulad nito ngayon, di ba? Tumatakbo ang panahon. Pero kailan ko pa gawin? Pag ako ba'y nag-retiro na? Malang kapatid, hindi ko sigurado pag ako nagretiro kung able pa ako or something. Andun pa yung desire, andun pa yung dream ko, baka, di ba? Sabi nga natin, habang tumatanda ka, bumababa yung dreams. But in this business, di ba, na-open yung mind ko, napalaking pangarap ko, mas na-generate ko na mas marami. Di ba? Yung spare time ko, nagiging magandang, ano sa akin, time para gawin itong negosyo at kumita ng ganito.
So isa lang ito sa mga extra income ko, kapatid, na kumikita. Kaya kikwento ko sa inyo dahil alam ko na sa panahon ngayon, we need extra income. Kailangan natin ng malaking source of income para lahat mabigay natin, makup up natin kung ano man yung gusto natin at pwede magkatotoo yung pangarap natin. So sa ulit, no? Isang bank manager, ginagawang part-time mag-DXN, kumikita lang 43,000 every month at excited pa sa susunod pa ng mga buwan. Yan. Okay? So, ito. Ito yung naging reason, kapatid, kung bakit pinagsabay ko ang DXN na trabaho ko. Bakit? Ayaw ko matrap. Ayaw ko matrap sa sahod ko ngayon. Ano na sa itong karera ko ngayon sa trabaho ko, it's so many offer, no? Maraming mag-offer. But I know na kahit malaki ang offer, you're still employee. Tandaan natin yan. Empleyado pa rin tayo. Iba pa rin yung gumagawa tayo ng sarili nating negosyo, tayong boss, at tayo nakakaalam kung magkano ang gusto nating kikitain. Tama? Now, ladies and gentlemen, no? The best preparation for tomorrow is doing your best today. Ha? To prepare yourself, ito yung pinakamasabi ko sa iyo. Do your best. No? Huwag lang yung sinabi natin na ano yun, no? Parang ano lang. So, ito ng best ko. No? But hindi ako kung ano yung ako dyan naiiniwala. Because, kapatid, pag itong pangarap mo ngayon, hinawakan mo at gusto mong marating, yung best mo, partner, for being good, for being extraordinary, no? Alam ko yun ang magiging ano mo eh. Yung magiging gasolina mo, yung magiging strength mo, yun ang magiging panghugutan mo. Yung pangarap mo sa pamilya mo, yung pangarap mo sa sarili mo. No? So, kapatid, ngayon pa lang, do your best na. No? Do your best. Hanggat nandito pa yung opportunity na pinapakita namin. And I know this is forever. Bakit forever? Kasi natatama mag-grocery. Meron bang maghinto dito mag-sipilyo? Malamang wala. Di ba? Malamang wala, kapatid. So, this is the time. Ito yung perfect time para sa atin. Now, this picture, partner, no? Itong picture na ito, ladies and gentlemen, ito yung nagre-remind sa akin. Bakit? Kailangan kong gawin yung best ko ngayon. Kasi ayaw ko na sobrang sipag ko, nare-recognize ako sa trabaho ko, but in the end, ako itong taong ito at magtatanong, masipag naman ako, magalang naman ako, matino naman ako, pero bakit mahirap pa rin ang buhay ko? Or else, ito, dahil sa sobrang busy mo sa negosyo mo, dahil sa sobrang busy mo sa trabaho mo, nakalimutan mo rin kalusugan mo, kapatid, ang lahat na naipon mo, dito lang pumunta sa pangbayad mo para sa sarili mo. Kapatid, huwag nating hayaan na darating tayo dito. The good thing in this business, habang pinaparami mo yung pera mo, pinapalaki mong kita mo, inaalagaan mo yung katawan mo. Agree ba tayo doon? Yes or yes? Di ba? So, good business. Bakit? Ini-improve yung kita, pinapagandang katawan mo. Naaalagaan mo yung katawan mo. So yun ang pinakagusto ko. Na pag nagretiro ako, able ako, may pera ako, may business ako, na kailangan kong gawin. Now, ladies and gentlemen, if yung opportunity na ito, pwede magpabago ng buhay natin. Now, you're ready to change para baguhin yung ating sistema, para baguhin yung ating mindset. Ito na. Nakikita na natin yung opportunity na ito. So ladies and gentlemen, you're willing to change. Yun ang tanong ngayon. So kung dati medyo negative tayo into business, medyo alangan tayo sa negosyong ito, kapatid, no? Papalitan rin ang mindset. Bakit? Ako mismo magsabi sa inyo, no? Malayo ang marating nyo dito at legit at napakanang negosyo dahil ako mismo pangalan ko as a bank manager, itataya ko dito. No? Kaya sa opisina, no, talagang taas to ako na hinaharap, no, yung mga tao kahit mag-inquire about
banking, about business, this TXN kasi napakagandang kumpanya. Napakagandang kumpanya. No? Pwede mong sandalan, lalo ngayon, COVID time, di ba? Maraming kumpanya na nag-down, hindi lang down, nag-close pa. Di ba? Maraming empleyado na wala ng trabaho. So kung ikaw yung ngayon kapatid, sa palagay mo, hindi stable yung company mo, medyo sa palagay mo, yung mga benefits kinakat na sa'yo, may negosyo ka ngayon, pero sa palagay mo, ups and down. No? So, itong negosyo ng DXN, highly recommended para sa'yo. Recommended for you. Na pwede mong idagdag sa negosyo mo. Kung wala ka negosyo, pwede mong simulan ngayon. Kung ikaw empleyado, pwede mong gawing part-time. Yes, pwede mong gawing part-time, kapatid. Now, the last of my presentation, ladies and gentlemen. Huwag na po kayong mag-alangan pa. No? Hawakan nyo yung pangarap nyo. Buuhin natin dito. Simulan natin. Magtulungan tayo. No? All we have to do ngayon, ladies and gentlemen, mag-decide ka lang na gawin yung negosyo ngayon dahil dito sa DXN, naniwala ako kapatid, dream come true tayo dito. Okay? So I hope na yung presentation ko ngayon sa ating business talk is na katulong sa inyo para mapag-isipan, makapag-decide na mag-go into business doing DXN as part-time or full-time para sigurado tayo na after 2 to 5 years, ladies and gentlemen, yung kwento namin magiging kwento mo rin. So with that, I'm Joanne Castillon, your speaker for tonight. Good night sa ating lahat. At baka mayroon tayong mga tanong, so ibabalik ko sa ating admin, sa kay Sir Oster or kay Sir Alan. God bless po sa ating lahat. Okay, galing, ano? So, Joanne, congratulations for that very extensive and educational presentation. Thank you, Sir Oster. Alam ko maraming natutunan yung mga first-timers ngayon, no? So, I'd like to open the floor for any questions that you may have, no? Kasi baka meron dito mga guests na gustong-gusto nang simulan yung negosyong ito dahil naintindihan lang maigi na pwede nilang gawin to kasabay ng kanilang trabaho. So kung meron kayong mga tanong, especially the first-timers, pwede nyong i-unmute, no? You can unmute your microphones and just ask. Or you may raise your hands by clicking the raise hand icon na makikita niyo diyan sa inyong mga gadgets, ano. So sino yung unang magtatanong? Meron ba, or kung nahihiya naman kayo magsalita, you can type dito sa chat box natin. Okay. So, habang naghihintay tayo ng magtatanong, Joanne, no, i-try lang natin yung ibang mga nakasulat dito. No, galing daw ng presentation mo, partner. Thank you. Ano, yung turok daw sa puso, sabi ni Red Castle Aquino. Siguro, kakilala mo yan. yan. Thank you. Pagaling na ng presentation. So, yung mga comments nila. No? Meron pa nagpasalamat na napadalahan ng link. Yun. Galing daw ng speaker, sarap pakinig. No? Dahil natuto daw siya ng road to financial freedom and debt-free life. Ang galing pag partner. So, kung wala na tayong mga tanong, ano? Wala namang nag-raise ng hand. No, unawa nila. Meron po. Meron po nagtanong. O, ano yung tanong? Jeneline daw. Jeneline, pwede mong ayon. Merong nag-raise ng hand, si Wilma Aquino. So, Wilma, you can unmute your microphone and ask your question. Okay, Ona. Congratulations, Joanne. It was such an awesome presentation. Na-inspired mo ako ulit. So, may itatanong lang ako. Kasi na sinabi mo kanina na ano, since January hanggang ngayong May, number one ka, top notcher ka sa performance sa banko, sa BPI. Isa kang empleyado, magaling na empleyado, top performer, at magaling ka rin na DXN businessman.
na maintain mo rin yung ano mataas na performance level sa GXN Buwan-Buwan. Tanong ko lang, Jo, paano mo ba napapagsabay na parehong field DXN at saka yung trabaho mo sa bangko ay napapagsabay mo at puro magaling ang ano ang performance. Para naman ano yung mga empleyado dito makakaintindi rin makaka-relate din sila kung paano mo ginagawa ito ng sabay na parehong mataas ang rating. So, thank you Ma'am Wilma. Napagsabay ko yung trabaho ko at saka yung pagdi-DXN ko. Kasi mahirap, no? Mahirap maging mahirap kasi. Mahirap maging mahirap bandang huli na ipagsisi ko pa sa sarili ko na ginawa ko yung best ko sa trabaho ko pero hinayaan ko yung isang bagay na pwedeng magpabago at magbigay ng magandang buhay para sa akin. So, ibig sabihin, ginawa ko ang part ko as employee na ibigay ko yung quota na dapat para sa kumpanya ko. Then, after that, kailangan ko rin maibigay yung quota para sa pangarap ko. Kaya sa kapwa kong empleyado sa ngayon, sa kapwa kong empleyado, kung sa palagay niyo nahihirapan na kayo sa trabaho niyo or nag-i-enjoy kayo sa trabaho niyo, isipin niyo pa rin yung negosyo dahil napaka-importante na doon mas mapadali na makuha yung pangarap natin. Kasi ano, pag ako empleyado, nagretiro ako, I have a separation fee, for sure, million yan. Pero kailan? Pag dumating ako ng 60. But in DXN, bakit kailangan ko siyang isabay? Kasi nakikita ko yung shortened eh. Sa trabaho, kailangan ko mag-spend for 20 years in service to earn my million. But in DXN, since na nagsimula ako hanggang ngayon, nakuha ko ng million eh. Nakuha ko na. So, ang pinakamaganda, sa mas madali na taon ko siya nakuha. That's why napagsabay ko siya dahil naintindihan ko yung negosyo ko at saka yung trabaho ko. So, in short, we need to be balanced. Kailangan lang natin maging balanced. Dahil kung hindi natin babalansin ito, kapatid, sabi ko nga, the biggest regret, no? Sabi ko nga, is yung bandang huli na ginawa mo yung best mo sa trabaho mo, pero para sa sarili mo, nakalimutan mo. So, kaya, nagbebenta ako sa opisina. Paglabas ko, no? Bago ako umuwi, dadaan mo na ako sa aking mga kliyente para mabentahan. Dadaan mo na ako sa aking mga prospect para makausap. So, ang maganda lang, advantage lang, no? Kaya sabi ko, ito yung pinakamagandang advantage ko. Kasi si misis ko naintindihan ako. So, yan ang pinaka-importante sa inyong mga empleyado, lalo na pag mayroong pamilya, para hindi kayo pagdudaan ng asawa nyo na gabi kayo umuwi or something. Or dapat alas 6, dito ka na. Diba? So ako, umuwi ako ng bahay minsan alas 9. No? Curfew hour. 9 kasing curfew dito. So ginamaximize ko yan. Pero maganda lang doon dahil pag uwi mo, andun yung asawa mo na nakaintindi sa'yo. So the best partner in this business is your partner also in life. That's it. Galing. So I hope na sagot yung question mo, Wilma. Well, well said, well said. Thank you, Sir Joan. Meron pa bang tanong? Kung meron ako nabasa dito, no, from Gina Lynn Tenedero, no. Ang tanong niya, Joan, may bayad po ba ang membership fee? Okay. So sa negosyo natin based doon sa pinakita ko sa slide kanina, may choices tayo, no? When it comes sa investment, actually hindi bayad yun eh. No? Kasi ang bayad kasi iba sa investment. Pag sinabi nating bayad, wala nang ibabalik sa atin yun. Binayad mo na eh. Diba? But when it comes investment yung gagamitin natin, ibig sabihin yung kapalit nun, ito na yung negosyo natin. Ito yun. No? Para bang nag-franchise tayo sa isang franchise business, then kailangan natin magbayad ng franchise fee para yung operation,
yung mechanics ng kanilang negosyo, yun na lang i-adapt natin. Now, the good thing is, ang DXN, mayroon tayong complete na sistema. Kompleto ng sistema. So, all you have to do, ipa-franchise mo lang. So, ang franchise natin, yun na nga yung 550, yung 1,000, mayroon 2,960 or 3,100. So, kung saan yung kaya mo doon, and I hope, no, ma'am, pwede mong simulan doon sa kaya mo. Wala naman ditong palakihan ng investment eh. Ang importante dito, from the start na sumali ka at nagkaroon ka na ng ating business kit, sisimulan mo kaagad para mapadali yung ROI mo, return of investment mo sa negosyo mo. Sir Osler? Okay, so maraming salamat, no? Sagot mo, Joanne, no? So, meron pa isang tanong dito, no? From Francis Festin. Ang tanong sa iyo, Jo, is, sabi niya, bravo. Any advice for a newcomer like me in DXN? Maraming salamat. Sir Francis, good evening. Kung tayo po ngayon is a first-timer or something, naka-join na at bago pala dito sa negosyong ito, yung pinaka-basic natin kasi dito is una, pag-aralan natin. Yun ang pinaka-ipunan natin. Kaya nga, yung lamang natin as always is yung alam natin. No? Alam natin. So una, alamin po natin yung mechanics when it comes sa compensation. Compensation, how to earn? Ano yung magiging percentage natin when it comes sa accumulation of points? In short, marketing plan ang tawag natin doon. Marketing plan ang tawag. Para at least alam mo kung paano babalansihin, saan mo banda ilalagay, yung mga bagong ma-invite mo, bagong membership mo, at the same time yung mga products na binibili mo, kung paano mo siya ngayon magagamit yung mga points na yon na mas mapromote ka ng mas madali. Second, is yung about sa ating products. So yung produkto natin, dahil nga mayroon tayong vitamins, meron tayong personal care, at saka meron tayong mga beverages at upcoming product. So dapat ma-familiarize natin. Yan ang pinaka-importante kasi pag kapangkapa mo yung produkto mo, yung pagbebenta napakadali. Sobrang dali yung pagbebenta dahil kilala mo yung produkto mo. Then pangatlo, no, kailangan mo rin i-develop sa sarili mo ngayon na willing mong i-take ang risk, no, na kailangan mong matuto when it comes to ito, no, yung kahit na pag one-on-one lang, makapresent ka, and then yung mga tool natin dito sa negosyo natin, makakonsolidate ka, no, pakunti-kunti, ganun lang. At saka, ano mo, no, mas lalo mong damihan yung, ano mo, yung prospect list mo, no, neo bank mo, kumbaga. Dapat parating meron ka para at least everyday may naka-schedule para sa'yo. Activity ang tawag natin doon. So pag may activity ka everyday, yun ang makatulong sa'yo na mapadali sa negosyo natin at kumita at maabot yung mga position na napuposisyonan ngayon ng na mga nauna sa atin. But ang maganda lang sa negosyong ito, no? Sabi ko nga, very fair kasi walang paunahan. So kahit bago ka ngayon, pero yung sipag mo doble sa akin, lalo na pag wala kang ginagawa, full-time mong ginagawa, so malamang, no, yung kinita ko, baka sa'yo, within 6 months, malampasan mo ako, or 1 year, dodoble yung sa'yo. So, it's a fair business. Fair business tayo. So, Sir Francis, yun po yung sagot ko doon. Okay, so maraming salamat doon sa mga sagot mo, Joanne. So, para sa mga first-timers, kung meron kayong mga clarifications, I would like you to ask the persons who invited you. Kasi sigurado ako, tutulungan kayo para makapagsimula ng negosyo kahit na nagtatrabaho kayo. So, importante po, nabalikan niyo yung mga taong nag-imbita sa inyo at tanungin po ninyo kung paano kayo makakapagsimula dito sa negosyong ito kahit na nagtatrabaho kayo. So, I hope yung mga first-timers natin dito, maraming natutunan, and nag-decide po kayong magnegosyo. Isa po ako at yung team na tutulong sa inyo para magtagumpay kayo dito sa ating negosyong tinatawag na DXN. So, Joanne,
Maraming maraming salamat. Pwede ba natin palakpakan si Joanne for the excellent presentation? Ano? Palakpakan po natin using our emoticons. And before we leave the meeting, I'd like to announce para dun sa mga kasama na sa DXN na meron tayong iStory event tomorrow. Ang guest po natin, dati po siyang OFW. Actually, siya yung, sila yung mga unang naging OFW dun sa Taiwan. At naging medical representative rin. At isi-share po niya yung kanyang istorya kung paano po siya nag-succeed dito sa negosyong ito. So, may excite kayo. No, tingnan niyo po yung mechanics on how to join that event. Bukas po yun, 7:30 ng gabi. At kung qualified po kayo, dadalahan po kayo ng link tomorrow. So again, Joanne, maraming salamat sa yes. Pagbibigay mo sa amin ng oras para mag-share ng negosyo. No? So, oh, marami rin natutunan sa iyo. And see you tomorrow sa ating event. Bye-bye. God bless you. God bless.